kayo. Ubusin ang pagkain mo, nagsasayang. Alam nyo, ang ibang bata, hindi na kumakain. Kayo, kumakain pa rin kayo. Kayo. Oh! Ay, ma! Hindi mo lang ba ako tatawagin para kumain? Alam mo, sana namatay ka na lang. Wala pa akong responsibilidad sa'yo. Huwag ka na lang haharap sa akin. Umiinit lang ang ulo ko sa'yo. Okay, okay. Relax, relax. Oh, gumagaya ka naman ng mama mo. Saan ba kasi galing? Late ka na rin kasi umuwi. Ito, alam mo, kahit 18 na ako, kahit nasa pwedeng legal na ako, eh hindi ko nararamdaman na mahal ako ni mama eh. Tanay si Bella at Migo lang naman ang mahal. Hindi mo na lang mama mo. Siyempre, Tito, 18 years ko lang iniintindi. Sige, Tito, dyanin lang ako sa labas. Yan! Magaling mamangkin mo, dyan! Bakit ako sinisisi mo? Di ba anak mo yan? Naturan! Anong ako? Eh, ikaw ang kinikilala lang yan eh, di ba? Namumula yata mata mo, parang... Parang bago naman sa inyo mga pre. Halika nga dito, buka muna dyan. Napa-PDA nyo naman! Iyan ako, mag-iingat ka dyan. Chick boy yan. Wala ka lang, ewan ko sa'yo Drex, wala ka lang girlfriend eh. Tugtog ka nga dyan, Neil. Hindi Kenneth eh. Parang siya na. Siya na yung magiging girlfriend ko. Diba, Neil? Ha? Sino? Sino dyan? Princess, Charmaine, tara dito. Please! Tawag ka na ni Mama. Maghugas ka daw ng pinagkainan. Ay, pre! Mauna na ako. Baka mapagalitan na naman ako ni Mama. Alam mo, wala ka namang pakinabang dito. Puro tamay pa ang ginagawa mo. Hayop ka! Ate, pagsasalita mo na naman sa anak mo. Ma, hindi nyo na nga ako tinatawag na kumain. Alin na patingin sa akin? Aba! Nagre-reklamo ka pa? Bakit hindi mo itago ng sarili mo na malaman mo na bastos ka at wala kang modo? At ano ba tama na? Hoy, Leo! Huwag mo mo pakita ka naman! Hindi mo anak pa! Huwag mo mo pakita ka naman sa anak mo! Ha? Gusto mo na lang naman ang sinasabi mo! So, ayaw mo na. Ikaw, nakakain ka na ba? Amigo, pumasok ka sa kwarto. Ma! Ma! Ma, ano ba? Bakit? Kasalanan ko ba? Bakit ba si Tito pinapalayas mo? Sana ako na lang! Kasalanan ko na naman ba? Ikaw ang umalas sa buhay ko! Sana namatay ka na! Wala kang kwentang anak! Ma! Bakit ba? Bakit tingnan niyo ko ituring?
yan kung nailalala sana ang tatay ko! Tatay mo? Tatay mo? Hanapin mo sa impyerno! Magsama sana kayo mga hayop kayo! Hello, pre. Nako, pre. Bawal eh. May family outing kami. 1 week kami sa Baguio, kasama namin si Iya. Pero pre, try mo kay Neil. Kaso, alam mo naman yung pamilya nun. Sugat, nagihilom yan. Nawawala ang sakit. Eh, bakit ka nga pala nandito? Sa totoo lang, naghahanap ako na matutuloyan ko kahit 2 days lang. Bakit naman? Away na naman kayo siguro ng mama ko. Ah, alam ko na. Pwede ka sa bahay. Si tita tsaka si Vincent ko lang naman yung nandun eh. Pero huwag kang mag-alala, ipapaalam ko muna kayo. Uy, salamat! Ikaw pa ba? Thank you. Nandito naman na tayo. Bakit hindi tayo mag-get into each other? Oops. Ang tamid yan. Nako, pagtungkol sa buhay ni Drex, huwag na nating pag-usapan yan. Bakit naman? Dapat lahat. Oo nga! Ang diet naman eh. Mahabang kwento eh. Pero sa madaling sabi, ayaw sa akin at hindi ako mahal ng mama ko. Ayaw ko na lang pag-usapan yan. Hindi ko rin naman alam kung bakit. Basta, naubuhan na lang ako na hindi ko alam kung mahal ako ng mama ko. Nga pala, mauna na ako mamaya. Pabili nga po isang Marcy. Happy birthday, Drex. Nako, 19 ka na. Happy birthday. Oh, Drex! Happy birthday! Magpakamatay ka na! Hintik na buhay ito! Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Magpakamatay ka na! Salamat ah! Alam mo ma, ginagalang kita bilangin ako. Pero kung ganyan mo ako itrato, sana pwedeng humiling at mamili ng ina. At hinding-hindi ikaw ang pipiliin ko. Napakabuti mong ina, Layla! Napakabastos mo anak! Oo! Bastos talaga ako! Bakit? Tinuruan mo ba ako ng tamang asal? Hindi, di ba? Napakawala kwenta mo, Layla! Pag siniswerte nga naman, no? Ikaw ba yung sumira ng relasyon namin ng girlfriend ko? Binabalaan kita, Brad. Brad, sa susunod na mag-cross landas natin, Brad. Alam niya na, Brad. Alam niya na, Brad. Brad, umalis na lang kayo. Ayaw ko ng gulo. Susunod din, Brad. Gabang ng Drex, sino ba yung mga yun? Hindi ko alam, pre. Sabi nila, ako daw sumira sa girlfriend niya. Kapal ng mukha eh, no? Yabang, kala mo sino mas ka? Oo nga, yung kapal eh. Kala mo, pogi. Takas yun. Dala, Drex. Huwag yung pansin niya. Buti pa nga. Tara. Pinilikin ka na mga yun. Kapala. Oo, man. Kung hindi mo ako babalikan, may masamang mangyayari dyan sa bagong kalandian mo! Tigilan mo nga ako, Justin! Tapos na tayo! Subukan mo ituloy binabalak mo kay Drex! Ako ang makakalaban mo! Wow! Tapang mo na ngayon ah! Dati, baliw na baliw ka sa akin! So, Drex pa lang pangalan ng mokong na yon. Hindi na kita babalikan, Justin! Okay, good luck bukas, my princess! Brad, remember me? Hindi! Dahil sa'yo, hindi niya ako mahal, Brad.
Dahil sa'yo, hindi niya na ako babalikan! Ang sakit parang ganito! Uy! Uy! Panangdiya ka talaga, Justin! Lennox, okay ka lang ba? Oh, hindi na kita mahal! At yun yung pinapahit mo sa akin ang hayop na yan! Iniwan mo kung basag-basag ang puso ko! Ngayon, babalik ka! Kung kailan may bumabalik sa puso ko! At si Drex yun! Parang ahaw mo na, Ching. Balik mo na ako. Patawarin mo na ako. Nagbago na ako. Nagbabago ako para balikan mo ako, please, princess. Patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Pero, ito lang ang sasabihin ko. Mahal na mahal kita. Ikaw ang panganay kong anak. Ikaw ang nagbigay daan para maging isang ina ako. Hindi aman lang ako naging mabuting ina sa'yo. Ma, kasama ba to? Bakit? Ganito yun, anak. Kung bakit ang tindi ng pagkamugi ko sa'yo, isa akong rape victim. Hindi man lang ako nakaranas ng bilang isang dalaga dahil sa ama mo. Winarak niya ang buhay ko, anak. Hindi man lang niya ako, hindi ko man lang naranasan na mag-aral ng maagma inaibig dahil sa ama mo. Dahil sa demonyo mo, ama. Ma, bakit hindi mo lang ito sinabi? Anak, patawarin mo ako. Hindi ko naman lubos akalain na magagawa ko sa ito. Ito lang ang isang kahilingan ko. Bilang isang lalaki, rumispeto ka sa babaeng mahal mo o kung sino mang babae ang makiibigan mo. Dahil ayokong makasira ka ng isang buhay ng babae dahil lang sa ginawa mo. Oh! I'm sorry!
hospital, nagiraman po kami. Muna na po kami. Ate, pasensya ka na rin kung umalis ako ng bahay dati. Sorry rin sa mga nasabi ko sa'yo. Pero alam kong marami kang kakamali na nagawa kay Alex. Pero alam mo yung tama? Yung binuwa niya, sinilang mo siya sa mundo to. Nandiyan pa naman si Nico at Bella. Nandito pa. Siguro tanggap na lang natin ang bahay kay Alex. Tapos sa Diyos at may respeto sa kapwa-tao.